victorious life. Buhay na matagumpay. Sa 1 Peter chapter 5, verse 8, "Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Aming Diyos, aming Ama, sa amin pong pagsasalo-salo ng mensaheng iahatid ng iyong lingkod, pusugin niyo ang bawat isa. Pakainin niyo po ang aming spirito, ang aming kaluluwa. Pusugin niyo ang aming kalooban, aming Panginoon, ng kapayapaan, kagalakan, at ng gabay na nagbubuhat sa iyong mga salita. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay ihahatid ng iyong lingkod upang bigyan ka rin ng papuri at lubos na maluwalhati. Ang mensaheng ito ay ihahatid ng iyong lingkod upang lalong kaming malapit sa iyo at tumibay ang aming pananampalataya. Kausapin niyo po ang iyong mga anak at gamitin niyo po akong tagapagsalita. Pagpalain sila at daluyan ako ng iyong pagpapala. Ito po ang mga aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Ang kaaway ay hindi lang katang-isip. The enemy is real. The enemy is true. And according to our text, ang atin daw pong kaaway ay nahalintulad sa isang leon na umiikot, gumagala-gala at naghahanap ng sisilain para sirain, wasakin ang buhay. The devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Hindi tayo exempted. Umiikot-ikot siya. Kaya nga ang sabi dito, be sober, be alert. Dapat daw tayong maging alerto. Hindi tayo dapat mahuli ng kaaway, flat-footed, na talagang baksak agad tayo. Be alert and sober-minded. Maging matalino, maging alerto. Alam niyo kasi ang kaaway minsan, ang dating niya maganda. Madalas ko naman sabihin, wala naman tuksong pangit eh. Kaya nga tukso, katukso-tukso eh. At ang kaaway ay talaga namang gumagamit ng mga magagandang bagay, magagandang tao, at magagandang sitwasyon para tayo ay itumba, sirain, palungkutin ang ating buhay, wasakin tayo. But God wants us to be victorious. He wants us to win the battle. Now, para mangyari yon, meron tayong dapat gawin. And let me share with you some practical principles, at least 5 principles that we can use na kapag kaginamit natin, tiyak ang ating pagtatagumpay. Sigurado, hindi baka magtagumpay. So, siguradong winner tayo pagka ginawa ito. Siguradong victorious tayo. Una, establish your thought that God is with you. Establish your thoughts in the truth. And the truth is, one, God is with you. Kapatid, kasama mo ang Diyos kahit saan. Ngayong pandemic na ito, na antindi ng laban. Grabe. Biglang nagtaasa ng surge ng naapektuhan ng Omicron. Plus minsan, hindi nga maintindihan kung ito nga ay COVID o ordinary flu. Dahil parehas eh. Parehas ang simptomas. No? At ginagamit yan ng kaaway. At hindi exempted ang mga Kristiyano. Now, sa pag-atake ng kaaway, tandaan mo,
Hindi ka nag-iisa. God is with you. Pakinggan mo nga yung balikat mo. Sabi mo sa sarili mo, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, kapatid. Ngayon, hindi ko mo't kasama sa ordinaryong pagtanaw ay pakinabang na. Dahil may mga kasama na hindi na nakatutulong, pabigat pa. Walang ginagawa kasi. Yung mga imbis na tumuwang, nakatingin lang, nagkikibit balikat, pero kasama. I hope wala nito sa bahay. Yung naglilinis yung iba naman ay nakatingin lang, hindi na nga naglilinis, sila pa nag-aambag ng karumihan. God is with us. One, to help us. Psalms 118 verse 7, the Lord is with me. He is my helper. And so I will look in triumph on my enemies. Di andyan daw yung mga kaaway. Andyan yung mga kampo ng diablo. Andyan na rin yung demonyo. Sabi rito, kasama mo ang Diyos. At siya yung tutulong sa iyo. At pag in-acknowledge mo that God is your helper, ang tingin mo ngayon sa mga kaaway, talunan na. Yun ang sabi sa ating text. I will look in triumph on my enemies. And so again, hindi ito baka sakaling magtagumpay pagkasama ang Diyos. Pagkasama mo ang Diyos at siya ang tumutulong sa iyo, congratulations. Sure winner ka. Maganda, may taong mga tumutulong sa atin, purihin ang Diyos. Pero it doesn't follow na kapag tao ang tumutulong sa atin, panalo na tayo. Eh diba, maraming mga kaso kahit sa husgado, may mga tumutulong na lawyer, fiscal, minsan, judge pa. Hindi naman nananalo. Pero kapag ka Diyos ang ating katulong, ang tingin ka agad natin sa kaaway, winner tayo. Also, God is with you to fight for you. Hindi ikaw ang unang lalaban. Kasama mo ang Diyos at ang unang sumusugod o ang unang nasa, kumbaga sa actual na gera, yung nasa front line, ang Diyos. He will fight for you. Deuteronomy chapter 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you, kapatid. To fight for you against your enemies to give you what? Victory. And so again, hindi baka sakaling maging victorious. If God will fight for you, sure winner tayo, mga kapatid. Second principle, put your trust in the Lord. Put your trust in the Lord. Simply ito, mga kapatid. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag kang magduda na ang Diyos ay kasama mo. At sabi nga nung awit kanina, our God is great. In fact, so great. He is the greatest. Magtiwala ka sa Kanya sa laban natin ngayon. Bukod dito sa COVID-19 na ito, may mga laban pa tayong iba, kanya-kanya. Health-wise, financial, relationship, personal struggle. Lahat tayo meron yan. Common lang itong Omicron na ito ngayon. Sabi sa Jeremiah 39:17-18, basahin po natin sabay-sabay. Go! But I will, sabi ng Panginoon, I will rescue you on that day. Pwede mong i-claim ito. Pwede nating i-claim ito. The Lord will rescue us in times of trouble, declares the Lord. You will not be handed over to those you fear,
Di may mga kinatatakutan sila noon at tayo rin naman ngayon. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo hahayaang ipagkaloob dyan. Anong gagawin niya bagkos sa verse 18? Basahin nga natin sabay-sabay. But I will save you. Praise God. You will not fall by the sword, but will escape with your life. Because you trust in me, declares the Lord. So ano yung part natin? Simply trust in the Lord. Another, take refuge in God. Gawin natin siyang kanlungan. Gawin natin siyang silungan. Sa panahon na ikaw ay naglalakad at biglang umulan, di ba naghahanap ka ng sisilungan para wag mabasa? Sa panahon na naglalakad ka na matindi ang init, nagpapayong ang ilan. At yung iba kung hindi kaya yung init, sumisilong din naman. Mga kapatid sa Panginoon, ang ating Diyos ay silungan, kanlungan, tanggulan. Psalms 37 verse 40, the Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked, sa mga masasamang kalooban, sa mga gawa ng kaaway. The Lord delivers them and saves them. Why? Because they take refuge in the Lord. Ang ating Diyos, ang pinakamatatag at matibay na kanlungan. At pagka tayo ay sa Kanya sumilong, safe na safe tayo. Well protected tayo, mga kapatid sa Panginoon. Maganda na may kakilala tayo na pwedeng takbuhan, hinga ng tulong, sandalan, na parang nagiging silungan din naman natin. Maganda merong ganon, pero limitado ang magagawa nila. But if God is your refuge, then, sabi, ililigtas kanya totally sa mga masasamang tangka ng masasamang tao, sa tangka ng kaaway, the Lord will save you. Why? Because God is your refuge. Pakisabi mo nga, God is my refuge. Yung may conviction, sige nga. Isa pa, yung talagang matindi. Go! Yan! Yung bang, ikaw, sino ang tanggulan mo? Ako, ang Diyos ang aking tanggulan. May angal ka? Yung bang, ipinagmamalaki mo na ikaw ay anak ng Diyos at sa Diyos ka nagtitiwala na ikaw ay Kanyang ililigtas sa panahong ikaw ay sumilong. Kinuha mo siya bilang kanlungan. Mga kapatid, sa panahon na nalulungkot kayo, nadidepress, ang hirap matulog, hindi ba? Tingin ko, yung ilan sa inyo mukhang kulang ang tulog. Dahil ba iniisip nyo, baka magkasakit din kayo, baka mag-total lockdown na naman. Naiisip yun ang ano eh. Pati mga Kristiyano, hindi exempted ron. Pero ang isipin mo ito, mangyari na kung ano mangyayari, andyan ang Diyos ko, kasama ko, sa Kanya ako sisilong, sa Kanya ako magtitiwala. And then fourth, submit yourself to God, then resist the enemy. Take note, ito po ay hindi pwede pagbaliktarin. Hindi pwedeng resist the enemy, then submit to God. Why? Hindi natin kayang i-resist ang enemy apart from God. So the first thing that you should do in order to win the battle, isubmit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Italaga mo
Simpleng prayer lang na totoo sa puso natin. Panginoon, narito ang buhay ko. Sa iyo ito. Nilalaga ko sa iyo ito. At pag nagawa mo yon, the devil is roaming around. Pwede mo na siyang sabihan, oy, layuan mo ko. In the name of Jesus, lumayo ka. And that, what would be the result? Sabi sa James 4:7, submit yourself to God, resist the enemy, and the enemy will flee from you. Shy away from you. Lalayuan ka. But then this is not permanent. Maaring balikan ka. So the principle, ulit-ulit, submit yourself to God, resist the enemy. Dahil ang kaaway, pag hindi ka nakukuha sa isang tumbahan, babalik at babalikan ka eh. Kaya kailangan, lagi tayong on guard ang ating isip. Sober tayo. Yun nga ang sabi. Mag-ingat. Magkaroon kayo ng kaisipan na laging handa, matalino. And then finally, do what is pleasing to the Lord. Ito ho yung mga praktikal na dapat nating gawin. Yes, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakalaking bagay. Ang pagpapasakop sa Diyos ng ating buhay ay napakalaking bagay. Ang kilalanin na ang Diyos ay kasama natin ay napakalaking katotohanan. Pero, yung mga dapat mong gawin, pag hindi mo ginawa, lahat ng ito ay walang saysay. So you need to do your part. Madalas ko ang sabihin eh, kung nagugutom ka at nandiyan dyan sa harap mo ang pagkain, abutin mo yung pagkain, kumain ka. By the way, isa sa mga dapat niyong gawin kapag kayong mga kapatid ay medyo tinamaan ng sipon, ubo at medyo nilalagnat. Kumuha kayo ng maligamgam na tubig. Lagi kayong mag-iinom noon. Available yon. Ngayon, kung di mo kukunin, madadry yung throat mo at baka kung saan umabot yon. At eto, huwag niyong kakaligtaan. Pilitin niyong kumain. Pagka may sakit, ang hirap kumain. Pero dapat pilitin. Kung ang pagkain ay nasa harap mo at hindi mo kukunin at kakainin, yung pagkain na yon ay walang saysay. So sa laban natin dito sa pandemic, let's continue on trusting in the Lord. Pero yung social distancing, lagi mong i-apply kung ikaw ay lumalabas. Lalo ngayon, yung wearing of face mask. Yung kumari nga, balik mo yung face shield eh. Yung paghuhugas ng kamay. Pag-aalkohol nito. Bahagi ito natin, mga kapatid. At pag ginagawa natin yon, napi-please natin ang Diyos. Proverbs 16 verse 7, when a man's ways are pleasing to the Lord, kung ang ginagawa daw natin ay nakaluluwalhati sa Panginoon, meaning ginagawa natin yung tama, yung nararapat, no, yung kailangan gawin, when man's ways are pleasing to the Lord, tignan niyo ho, ang resulta, He makes even his enemies live at peace with him. Pati daw yung nagagalit sa iyo, kaalit na hindi ka gusto, no, yung nagawan mo ng hindi maganda noon, pagka gumawa ka daw, nang nakaluluwalhati sa Diyos yung nararapat, pati na daw yung kaaway, nagiging kakampi, nagiging kaibigan. Tama nga naman, practically ito, away. Nakakita na ba kayo ng away na isa lang siya? Mag-isa lang siya? Walang kaaway? Nakita na kayo doon? Inaaway yung sarili? Ilan na ho ang nagtanong sa akin ng ganito? Kuya Gami, para makaiwas ako sa away naming mag-asawa, ano dapat kong gawin? Alam niyo lang ang sinasabi ko? Huwag mong patulan. Pag inaaway ka, huwag kang makipag-away. Ngayon, kung aawayin niya sarili niya, bahala siya. Walang away.
kung hindi papatol. Yun ang tama. So pag ginagawa mo yun, mamaya nakita niya, kung ano-ano na pinagsasasabi ko, kulpa din siya, oh. And then, yung iba, pati Kristiyano, kapag ka sinabihan siya ng medyo mataas ang tono, hindi maganda yung pananalita, parehas na lang sila. And so tuloy-tuloy yung gulo. Do what is pleasing to the Lord. And when we do that, even our enemies will become our friends. Enemies will become our friends and be at peace with us. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating kalilimutan ang pananampalataya na walang gawa ay baob. Ang pananampalataya na hindi nilalakipan ng gawa, patay. Walang saysay. And so we need to do our part. At pagka ginawa natin yon, mga kapatid sa Panginoon, victory is ours. Hindi ho natin siya hahanapin. Susundan tayo ng tagumpay. Hindi natin sasabihin na makikipagbaka ako para manalo. No. Makikipagbaka ako using these principles para ipakita na ako ay tagumpay na. Wala pa yung laban, tagumpay ka na kung sa isip mo naka-establish na ang Diyos ay kasama mo to help you and to fight for you. Kung taos ang ating pagtitiwala sa ating Diyos, kung tayo ay manganganlong, sisilong sa ating Diyos, kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoon at kung gagawin natin ang mga bagay-bagay na tayo ang dapat gumawa dahil yon ang inaasahan ng Diyos. Tayo ang dapat gumawa. Aming Diyos, aming Ama, tulungan niyo nga po kami na sa mga prinsipyong naihayag tungo sa matagumpay na pamumuhay ay mabigyan po namin ng tamang aplikasyon. Holy Spirit, tulungan mo kami na ito ay hindi lang isang mensaheng inihatid, ipinangaral, kundi maging isang mensahe na ito na matatanim sa aming puso, mamumunga, at ang bunga nito ay ang buhay na mapagtagumpay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen.